Yan, may bago na silang Madre de Agua. Nilitan ko uli yung ano. Makulit talaga ang mga manok, ano. Pero, ayan. Yung saging, sinubukan kong ihimay. May isang sisiw doon, ha? Okay. Kain ng banana ka mo. Kain na kayo ng banana. Kain na kayo ng banana. Isang magandang buhay. Back to Lichuna na naman tayo, mga ka-farmer. Ayan, meron tayong dumating na baboy from ka-farmer Anthony. Ayun, tamang-tama. Meron pong nag-o-order ng 40 kilos. So, ayan, meron pong saktong 40 kilos. Dalawa. Dalawa ba o tatlo? Sinend sa akin ni ka-Farmer Anthony. So, ayun, at least meron pong malaki, no? Tapos, the rest, 30 kilos and 35. Walo lang yan. Papahinga daw muna siya ng dalawang... Ano ba to? Dalawang linggo or 10 days, meron na naman siyang another batch. Pakunti-kunti nabubuo niya na po yung ano, no. So at least ano. Tapos ito na yung mga saging na nakuha ko. Nakakatuwa kasi may source of ano na tayo. Ano mo naman? Mga tropa natin. Lagyan natin. Natin kung kain nila. Oy, kain kayo saging. Ayun, ito kayo naman nila. Bigyan natin din ng Madre de Agua mamaya. Uy, ito na. Daming bulaklak, oh. Pa-spray ko kaya ito ng ano, ng bagay, wala namang insekto ata. Kasi pag in-spray mo naman, yung pollinator naman ang madadali. Nagpo-pollinate nung Farmer Anthony. Ah pala, si ka-Farmer Anthony. Ayan, thank you, thank you. Ayan, thank you po. Ayan o, si ka-Farmer Anthony. Kung gusto nyong matuto ng pag-aalaga, promote nga natin channel mo. Tagal-tagal kung baka may mga bagong viewers. Ayan, kung gusto nyo pong matuto ng pig farming at yung pag-aalaga ng mga native pigs especially, ayan, bisitahin nyo lang ka-Farmer Anthony. Opo, maraming ayan. Salamat po. Siya po ang aking supplier noon. Ay kaya lang medyo minalas ng kaunti. Sana kung hindi ano, no? Sa'yo lahat, ano? Ngayon? Since sayang, October sayang. Sana, kung 80 a month lang, kaya natin eh. Sige, salamat, sige. Salamat. Maraming ayan salamat po. Si ka-Farmer Anthony. Ang mga baboy niya talaga namang hindi niya naman matatawaran, mga ka-farmer. Napakaganda. So, ayun. Hoping na sana makabalik siya at unti-unti po makapag hatid na sa atin. Ngayon, pasulpot-sulpot lang siya. Magme-message pagka mayroon na. So, yan. Mayroon tayong dalawang 40 kilos dyan. Yan ay hatid ni Romel. 11 o'clock. Pick upin. Oh. Ang daming baboy. Sa Sabado, may darating pa po tayong 10. Kay Dan naman, yung kaibigan nating Aita sa Olonga po, na nagtabi na po ng baboy para sa atin. Pwede na rin daw. Hinug na. So, pwede na pong pitasin. Ayan, wala pala si Junjun. Dumating ba yung uling? May ano sa akin, 36. May darating. 36 pieces po. May darating na uling. 400 pa rin po ang presyo nila. Pero okay lang. Eh, ako naman eh, hindi naman tayo nakikipagbarata na para lang dyan. Ano? Importante may matulungan din po tayo. No? Yung mga umu-order po ng lechon, hindi lang po kami ang natutulungan ninyo. Marami po. Dahil yung mga nag... mga maliliit na alam niyo na gusto rin pong kumita ng konti, especially yung mga nag-uuling din mismo, eh may bebenta po nila ng mas mahal yung uling nila pag ako ang bumibili, dahil kinukuha natin ang presyong ano na yon, middleman. So yung kita ng middleman napupunta na sa kanila. Wow, ang ganda naman ng ating rambutan, mga ka-farm. Yan ang gusto ko, maraming sanga. Diba? Nakakatuwa. Ah,
ito na lang, oh, konting alam, magastos talaga. Tingnan natin kung kinain yung saging. Inagis natin, tingnan natin. Kinain kaya. Hindi, iiwan na lang natin dyan. Marami si Jomar na mga saging. Ayan na, oh. Tinitira nila, oh. Mm. Oh, diba? Mm. Kuha na lang ako ng palanggana na kumbaga ay talagang kinakain naman nila. Tapos parang may naglilimlim doon na manok. Natin. Doon sa ay pinalagay kasi akong puga doon. Lalagay pala tayo ng Madre de Agua. Ano, may pisa? May bagong itlog, ayan o. Ano na? Ano na, sister? Meron na ba? O, huwag tutukain. Aray ko naman. Ay, may pisa na ba? Baka mamaya, bugok na yung nililimliman mo na yan. Tagal niya nang nililimliman eh. Pag walang ulan, talagang grabe. Mahirap dumaan dito ah. Ay, mga Madre de Agua, tingnan niyo naman oh. Talagang inaano, inuubos. May nangitlog dito, sigurado, 100%. Ah. Oh, nililimliman niya. Ang tanong. Teka. Yan, may bago na silang Madre de Agua. Nilitan ko uli yung ano. Makulit talaga ang mga manok, ano. Pero, ayan. Yung saging, sinubukan kong ihimay. Tingnan natin kung mamaya mauubos nila, no. Mahilig sila dyan. Kaya lang, siguro baka busog din po sa feeds, ano. Pero maganda talaga yung variety. May prutas, may dahon. Ang kulang na lang is insekto. Kailangan nila ng insekto. Kaya maganda po talaga yung maganda rin kasi yung medyo may ulan-ulan. Kasi marami pong insekto ang nasa lupa na nakukuha nila. So yun ang advantage, ano. Basa-basa yung lupa, may mga insekto. Tapos kung ano, makakuha din tayo ng ipa. Tatambak lang natin dyan para busy sila, may makukuha pa rin po silang palay. So yun po ang maganda. Tapos yung dalawang itlog na nililim, dalawa, tatlo ba yun? Eh, bulok na mga farmer. So, kailangan na rin natin tanggalin yun para matigil na sila sa paglimlim at mangitlog na uli, no? Ma-encourage na uli mangitlog. Kasi hanggat may nililimliman silang bugok, normally nangyayari yan. Kaya dapat kailan ko din lang na check, ano? Busy tayo. So ayun, enjoy ako. Ayun na, kinakain na po nila yung mga Madre de Agua. Tapos-tapos lang po itong aming ginagawang riprap. Susunod na namin yung linya na po ng kuryente. Isasabay na natin yung ano doon, yung hook na pagsasabitan po ng net. Tapos net, and then yun ang susunod nating project. Net, tapos ayun, doon masaayos natin, palinis natin yan para yung mga boys natin ay may gagawin. Diyan tayo maglalagay ng anuhan ng manok naman, ang parawakan. Final na yun. Parawakan po ang ilalagay natin para mahati na sila, no? Darag and parawakan. Ayun oh, nilimliman niya na uli. Tinagilid ko na kasi baka mamaya biglang umulan, at least nakatagilid. Kasi pag nakanganga, nako, ay mga ano yun. So ayun, at least okay na po. Balikan natin yung mga baboy. Papakita ko sa inyo kung gaano nakarami. Magdadagdag pa tayo ng 10. Ay! Yari. Balik tayo sa taas.
lang trabaho. Sumakit daw po yung mata ni Junjun. Ewan ko, baka hindi naman nata nag-welding kahapon eh. O baka biglang may ininda, pinahinga mo niya muna. Okay lang naman kasi mahirap din po yung pinipilit na ang katawan ba. Aba, loko-loko itong ano, inagawan ng inagawan yung manok. Kawawa o oh. Tinanggal ko na kasi yung tatlong ano, baho na. Pumutok na nga eh. Yung kinuha ko, pumutok na siya, baho. Umilimiman pa. Ganun talaga yung ano. So, talaga dapat monitor din, ano? Ang kinaganda sa may incubator. Oh. Ubus. Madre de agua. Oh. Ubus ang saging. Yun sinasabi ko. Nagustuhan po nila. Tinanggal ko na eh. Binalatang ko na lang. Ito pa, oh. Bukas naman. Para... paano kaya ito? Uulanin pala yung bulaklak. Nako, sayang naman to. Pag inulan to, yari. Nasa kasagsagan ng ano, oh. Pag inulan po yan, yari yan. Bah, si Rambo nagsusunog, ah. Ano, naglinis na naglinis yata si Rambo. Tapos biglang dami ang baboy natin, ano? Bigla pong dami ang baboy. May darating pang... ah, bukas na gabi. Bukas na gabi daw, si Dan. Si Dan naman. May darating siyang... hindi ko alam kung ilang... sampu. Sampu nga pala. Tapos nasaan na yung stick ng Madre de Cacao? Ay, ito. Ito nga yung... Madre de Cacao to. Magandang kahoy nito. Naalala ko ito. Pati sa mga flooring nung bata pa kami. Yan yung pinang ano sa school. Pinang ano ba, lampaso. So yan, silipin natin ang baboy kung gaano karami ngayon. Oh, tingnan nyo naman. Oh. Ito yung baboy ni ka-Farmer Anthony. Ayun, oh. Ilan bang 40 kilos dito? Siksik kasi yung mga baboy ni ka-Farmer Anthony. Ang kinaganda naman, lahat po, walang problema. Lahat talagang masisiglang kumain. Darating pang 10. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34. 34 ang baboy. Sinunog na ni... ano, dito na nagsunog si Rambo, ah. Mukhang yung magnanay kumakain na. Inagisa na ni Rambo ng napier. Sabi ko na, huy, musta kayo? Ano? Salamat tayo kay Jesser at mayroong ano binibigay. Ano? Mga tropa natin, Jesse Boy. Ayan po, tingnan nyo, wala nang laman. Wala nang yung mga okra-okrahan po, wala na, no. Tumubo yung mga akasya, yun, no? Akasya yan. Wala na. Wala na rin pong damo. Kaya kailangan talaga nila ng supply. Tsaka bibili ko pala na naman sila ng ano, pagkain. Sabihin ko kay Rambo na everyday bibigyan din ng ilang scoop. Ang dalawa. Dito na lang muna sila. Buti na lang may bakanteng lote. Problema din po sa akin pagka wala. Ano? Hirap din, ah. Pagka no choice, ito. Pwede din po ito. Paano kaya ang diskarte? Sementado pa naman. Pag sementado, yung ihi naman nilang ano, mahirap.
Buti na lang ay marami na din naman natang makain yung magnanay. Pag-isan pa natin. Marami naman si Jesser. Sabi nila, yung ganitong katawan ng baka, pag naglandi, mas mabilis daw mabuntis. Kaya yan, pinapaabangan ko din po kay Rambo. Sabi ko, pag naglandi, tatawagin natin si Alan. Magiging sobrang baboy natin bukas yata meron isa, magiging sobrang baboy natin after Sunday ay mga more than 10 mga ganon. Sinong nagwawalis? Rambo, ano tong daladala niya? Nagtrim ba siya ng ano? Itong daladala niya na ito, ah. Putol yata siya ng... Bosan, kaya magandang itanim yung Madre de Cacao. Madre de Cacao, saan magandang itanim? May dala si Jesse kahit siguro mga sulok-sulok lang. Importante may makukuha tayo. Pangpugad kasi ng manok yon para hindi kuto-kuto. Oo. Gilid-gilid lang. Ito pala, pwede pa tong ano. May isang sisiw doon, ha? Okay. Nasa hindi pantay-pantay o ano. Tapos yung sapabo na ano, tinanggal ko, ang baho, pumutok pa. Ay, hindi pa, ano? Oo. Ngayon, inagaw naman yung nililimliman ng manok doon. Saya din yung babo. Dito wala na tayong baboy sa baba. Uy. Ayan, malalakas na po sila. Pinapaano ko na din yan. Pinapatang dito. Naka chick booster. Tapos may ano na yan, may betrasin. Para ano, marami na naman ng ano. Ang daming parawakan. Very good. Kita mo na yung parawakan, itim eh. Tapos ating mga tropa dito, malalaki na. Mama, na madali, lock natin. Hoy. Hoy, yung manok ayun na malaki na din. Bagong babo. Pero hindi pa pwedeng pakawalan 'yan. Pwede siya, ihiwalay mo ng kulungan, sila lang, mga, ano, ganong age. Tapos ililipat mo pag medyo mas malaki na po. May langgam din to. Gandang tingnan ito pag namunga. Miracle fruit. Ang laki ng bunga eh. Ay palang si Ili. Bukas no. Alam ko mayroon ata isa. Meron naman Ricardo. Meron naman tayo Ricardo, di ba? Marami namang Ricardo, so walang problema. Uling na iniintay ko, wala pa rin hanggang ngayon. Siguro hindi na ibaba, takot na ulanin.
Tapos ayan po yung mga mag-o-order po ng lechon. Ay nakikiusap ako sa Facebook page. Meron po tayong Facebook page ano. Mga mag-o-order po ng lechon, inuulit ko, may Facebook page po tayo. Doon nyo lang po i-type ang ka-farmer, na andoon pwede po kayong mag-order ano. Huwag po tayo sa comment. Naandun na po yung telephone number, naandun na yung ano, mga gustong mag-order. So maganda para at least mamomonitor po natin yung mga conversation doon. Ko, ayan na yung aking anak. Oh. Nahambla ko. Ayan, ayan na. Sige. Takbo. Sige. Takbo. Oh. Naiwan ang chinelas. Kinain niyo yung saging? Very good. Yan ang gusto ko. Oh, may sisiw dito ng isa. Nasabi ko kay Rambo, ito oh. Nag-iisa po ito. Oh, pwede nang pakawalan. Umuputok pa. Sayo na yan. Sige, kukunin din ni Papa Rambo yan. Inaano ko na yung mga nililimlima nilang bugok. Oh, tingnan niyo po oh. Galing. Sarado mo, baka lumabas yung ano. Sarado mo, Chi. Ano ko dito, wala din namang itlog na linilimlim yung mga ano. Wala. Tabunan yata. Walang itlog. Ayun o. Ha? Oh, magulat ka dyan. Oh. Ha? Ano yan? Baka tukain ka. Sisiw, no? No more eggs. No more eggs. Bulok na yung mga eggs. Lilinisin na ni Papa yan. Bugok. Why you shift the rock? Tawagin mo yung manok para kumain. Dali. Oh. Sabihin mo, kurr. Yan ang pagtawag ng manok. Kain na kayo ng banana ka mo. Kain na kayo ng banana. Kain na kayo ng banana. Tara, alis na tayo kasi kakain na sila. Natatakot sila sa atin. Tara na. Oh. Kakain na sila. Oh. Huwag din itong kakain na yan, tingnan mo. Ay, pretty, halika na. Ikaw ah. Loko itong duhat na to pag kalit-lit na munga na oh. Oh. Kaya lang ang daming antik mga farmer. Ba. Kabata-bata mo pa. Namunga na po siya. Kaya lang ang tanong. Sigurado anak nito yan. Ay, wala nang ano po ang bunga nito. Napakalaki ng buto, maliit ang
laman, manipis. O yan, maganda at kinain po nila yung ano, hindi ko alam kung pabo ang kumain, whatever. Kung ano man ang kumain po, ano. Kung sino makakuha. Kasi yung manok, for sure, gusto nila. Ayan, no. Gaya niya, no. Para po makapagparami tayo ng itlog. Eh, makakain sila ng mga varieties of ano, ng pagkain. Yun nga lang, insekto. Kulang tayo sa insekto. Iisip ako yung tawag dito, mga tira-tirang pagkain pwede kong itabi muna sa isang container, hintayin kong mag-uod, dumami yung uod, ano, tapos itataktak ko dyan. Eh, gustong gusto po ng manok yun. Yun ang isa sa mga ano, sabi ko, para makapag-produce ako ng insekto. Kasi kung dito lang po natin iaasa, walang gaano makukuha ang insekto, kasi talagang said na nila yan, eh. Kailangan natin mag-produce. So pwede rin po akong mag ano nga, yung mga tira-tira. Yun nga lang, papaanuhin mo talaga na mag-uod siya, no? Oh, yun ang pwede natin, ano. May takip lang na net para hindi maano ng langaw. Gusto ng mga manok yan. Gusto pa nila pakwan, melon, yan, papaya. Gusto nila. Babawas tayo ng rooster. Titira natin, ayan, yung mga darag natin. Ilan ba ang darag natin? Apat yata yan or tatlo. Tapos yung puti, pwede na rin nating sintensyahan yon. Ba ito? May sakit? O, inaantok na. Shhh! Ano ka ba? Pwede natin na bigyan ko din si mother ng dalawang piraso. Gusto niya din yan, native chicken. Na pang ano, pang katay. Ayaw na pang tinola. Darag. Mga puti, titirahin na natin yan. Uy, wala na itlog nyo. Huwag nyo nang anuhin, huwag nyo nang isipin yon. Ito naman, okay lang. Kasi kung lilimliman niya yan, wawa lang yung isang hen natin. Ano nangyari doon? Ah, gusto niyang makipag-mate. Medyo gusto talaga nila isda mo talaga. Para mapaitlog natin yung pabo, kailangan pala ng damo. Maraming damo. Kailangan natin bigyan ng maraming damo. So, ayan. Hanggang dito na lang po at ako'y magdidilig-dilig pa doon sa kabila. Ayan. Didiligan ko pa yung ating mga... Pero hindi pala. Baka umulan mamayang gabi. Palapit si bagyong amang, eh. Kaya baka po umulan, ano. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.